Titan. Label up your giving. So mayroon tayong ililabel up. At naniniwala ko sa Diyos that hanggang nagbaling na stagnant Christian. Alam mo yung stagnant? Yung nananili. Yeah, do you know God? Nandiyo ka lang, do you know God? Kaya na ako yung kagamit-gamit at naniniwala ko na may plano at mayroong nakatukong assignment ang nilaan ng Diyos sa iyo. Ang tanong, ano ba ang pastor yung dapat nating ibigay? Mayroon ba dapat nating ibigay? At yun yung gigibay yung gamitin po natin. May tatlo lang akong ituturo ano yung ililibol at po natin sa pagbibigay or ibibigay. Number one, para hindi po tayo magtagal, sabi niya dito, alam po natin, binasa ni sister yung kanina, Jeremiah 23:24, wala po may tatago sa Diyos. Kahit anong gawin po natin, mataguan nyo ba ang pastor nyo, mataguan nyo mga youth leader nyo, mataguan nyo yung mga papa nyo, nanay nyo, but our God, hindi po natin matataguan. Kaya po, our topic for today, sabi niya dito, level up your giving. Number one, ibibigay po natin. Examine ourselves. Sabi niya dito, level up your giving. Number one, ang ibibigay natin your time. Examine your time. How many hours, how many minutes or seconds you're giving your time to the Lord. No, mas marami na po ang time natin sa mundo. There are two times, dalawa po na katangihan na oras na pag-aralan natin ngayon. Sabi niya dito, number one time is time for this word. No. Gaya ng sinabi ko po, yung post ko sa Facebook, you are free to do everything. Ako, nagpigil ka niya. Aramidong lang ni Oso, aramidong kami. Aramidong mamatay ka na ako Diyos, aramidong tikayat ni Paking. Gawin mo lahat ng mga layaw ng katawan mo, magsasaya ng iyong katawan, wala akong pupigil sa iyo. Because the gift of God in us is freedom. Tama? Wala pong mahal lang, wala pong kukontra sa mga kahit na yung anak mo, kung sinabi mo kung gawin ang ginagawa ng anak mo yan. Diba ginagawa pa rin nila yung gusto nila because we are free. Pero tandaan po natin, sabi niya dito, unang time na pag-aralan natin, mas madami na yung time yung mundo. This is what the time is worth. Time. Mas madami na yung time mo sa mundo. Time mo magpakasaya sa mundo nito. Sabi na dito, time na makamundong gawain. Time sa sarili mo. Ginawagaw mo yung mga uso sa mundo nito. Yan, wala pong dami to na tipigil sa'yo na gawin mo lahat. Because we are free. Magtandaan ka sa'yo. In Galatians 6:7, it said, hindi mo lang mapitan. Sige, rapidin lang. Pero tandaan, darating yung panahon. Sinasabi mo, na huwag mo din sisisihin ng Diyos na hindi ka niya gawin. Why? Binigay mo yung time mo sa mundo nito. Ngayon, pangalawa, giving your time to the Lord, you must be level up. Yung manong oras ka, na ako Diyos na may sundown, kanya na, kanya. How many hours or minute yung para kay Lord sa isang araw? You examine yourself. How many hours you're using your cell phone na para sa iyong sarili at how many hours pag-aw. Kasi hindi gusto mong i-label up kung sino ka noon at ngayon. Kasi ang Diyos, ang plano ng Diyos at nanaka-design sa atin ay hindi lang po kung sino yung nakikilala natin. Bagpas ang nanaka-design sa atin, patungkot tayo ang pagmuntay na sinunap ko Diyos. Alam niyo, habang nagpapasak ko kami, naging babad ko kami sa presensya ni Lord. Babad kami sa salita ni Lord. Alam niyo po, na kahit napakadaming problema, natututunan namin magsaya. 1 John chapter 2, verse 17. Ang sabi niya dito, the word its desire pass away. Napakaliwanag. The word in its desire ay pass away. Yung mundo daw, sa mundong ito ay mawawala.
forever. Anong ibig sabihin niya kung yung mga gumagawa po ng ayon sa mundong ito or sa ayon sa kalooban ng Diyos, we live forever. Ibibigay po natin, number two, sabi niya po dito, label up your offering to the Lord. Dalawang klase pong offering na ituturo ko sa inyo. Tatlo po pala. Number one, in kind. Ating puso in kind. Puso ating iba't bantay na church, sa mga puntog na church. Alam niyo yung mga offering nila, yung mga sako-sako ng mga kamote, ano pa, mga mangga, bigas, ano pa, kape. Kasi nung pumunta ako sa Tabuk, Kalinga, first time ni the pastor, si kami the pastor, Lorenzo, the prophet, and the one, amoy niya may isang pick-up na puntog niya. Ipagkarte na nagadwaling naka-pick-up, puno po. That is the in-kind offering. Ay, nagpapasalamat ba yung Lord, hindi ako lang namagbantan dito eh. In-kind. Namagbantan di sa bakas niya eh. Bagas, sumagyam niya ang mga kanapos. That is in-kind. That is your offering to the Lord, not me. In the Old Testament, napakatindi nga po ng Old Testament. Kapag may nagawa kang kasalanan, depende po sa estado ng buhay mo. Kapag mayaman ka isang toro, magkanan po isang baga. Baka nang sinabi mo ng isang priest, sige, magkain ka ng isang tupa. Tupa po. Ngayon, ano yung i-offer mo na lang kay Lord? Your body. Una, kung wala kang may bigay, kain yung body mo na lang. Ang ibibigay mo kay Lord. Lucas chapter 6 verse 13. Give and you receive. Your gift will return to you is full. Nabula na? Lumagtan ka ano? Itatawan na. Magbibigay meron ka matatanggap. Hindi lang meron. Ang sabi niya doon, it's full. Amin yung full na punto. Hadya lang, hadya ko na naman. Press down, shake it together. Your love. Amount do you give, determine amount you get back. Kanya ka nung tindad mo, isumod lang iti. Kapagay dahil, sukat, nagkalungano, nung niya tindad mo, isukat na. Isumod lang isukat na. Ay tindad ka. Iba ating verse kanya, yung for my last verse. 2 Corinthians 16 verse 9, for the eyes of the Lord reach to the earth. Ano natin ah? Yung mata na ka na po, Diyos, range. Ibig sabihin range, natusukat na. Nakakita yung mundo. Muna na dito ay strength to the earth. Strength to those who heart of fully committed to Him. Muna na, mapipiksan na ka na po, Diyos, dahil yung fully committed Kanya na. Kita ba na pumilit ka din magpapasa? Committed ka ni devotion mo, committed ka ni prayer life mo, mapigsan na kanila po Diyos. Sabi ko na na, you have done foolish things from now and will be at war. No, foolish things na nalangin na, darating pa yung panaman. Agsagrap ka, dito yun.